life becomes tiring. Kung sobra nang nakakapagod ang buhay. Aming Diyos, salamat po dahil kayo'y Diyos na dakila, mapagmahal, mapagpatawad. Salamat sa mga lahat ng nakarating dito, Panginoon, sa kabila ng masungit na panahon. Dalangin namin kung may mga kapatid pa kaming nasa daan patungo rito, pagpalain niyo po. Ilalayo niyo sa mga sakuna, kayon man ilalayo niyo sa gawa ng mga masasamang espiritu at masasamang tao. Pinagdiriwang namin ang kabutihan niyo sa aming buhay. Patawarin niyo kami sa aming mga karumihan. Linisin niyo kami, Panginoon, punan niyo po ang aming mga kakulangan. At nawa, punuin niyo kami ngayon ng inyong espiritu. Matuto kami sa kayang unawain ang isip at lampas pa dyan. Unawain ang espiritu, Panginoon. Yan ang nais namin. Nawa ang espiritu may makipag-isa sa amin at maunawa namin kayo sa maraming paraan. Be our speaker, O Father. Quiet our hearts. Still us. Make us feel your presence. Teach us to enjoy your presence. Reveal yourself to us. Father, we pray that you will be speaking powerfully, that your message will come only from you, and that you will use only your servant as your footstool. Deal with us, teach us, lead us. In the name of Jesus, our teacher, we pray. Amen. When life becomes tiring, what do you do? Pag sobrang nakakapagod ang buhay, dapat munang mag-isip-isip. And life can be made tiring by wear and tear, by sameness. Pag dumarating po sa panahon na parang tayo ay nagsasawa, napapagod, nawawala ng excitement sa buhay, maaaring pag-aralan natin kung bakit. At isa dyan, maaaring natin makita paulit-ulit pala ang mga bagay na nakakapagod. Same problems over and over again. Yung problema nyo sa nanay nyo, sa kapatid nyo, sa asawa, sa kapitbahay, sa co-worker, yun at yun pa rin. Same weaknesses, same failures that keep manifesting over and over. And then same non-eventness of buhay, of life. Yung non-event, wala namang nangyayaring kakaiba, yun na lang nang yun, wala namang nakaka-excite, parang pag umaga, naghihintay ka ng gabi, sa gabi, naghihintay ka ng umaga, paulit-ulit, yun na lang ba yun? Same non-excitement, same boredom, and sometimes same meaninglessness. It can happen in our life. Probably our sorrow, our lack of energy can come from same thoughts, same fears, same doubts. Yung kinakatakutan natin 10 years ago, yung pa rin ngayon. Yung mga pinagdududahan natin noon, yun pa rin. At yung mga pinag-iisip natin noon, paraan ng pag-iisip, takbo ng ating isip, yun at yun pa rin. Therefore, there are the same patterns, same routine, and same mechanical existence that make life tedious. Nakakapagod ang paulit-ulit na wala namang bagong nangyayari. So, we must never forget that while life can be made tiring by sameness, the same life can be made exciting and stimulating by change. Kung sobra tayong napapagod sa buhay, mag-isip tayo, meron akong kailangang palitan. Sapagkat may himalang nangyayari pag merong napapalitan. If you don't like the sum total of what you are doing, change the equation. Kailangan palitin yung mga inilalagay na elemento. Ayaw nyo pa ng lasa ng inyong sinigang, palitan nyo ang sangkap, palitan nyo ang timpla, palitan ang proportion. Hindi pala maganda ang bunga ng nangyayari sa ating buhay, palitan ang ating mga itinatanim, ang ating mga pag-uugali. Matthew 18:3, the Lord said, I tell you the truth, unless you change, you will never enter the kingdom of heaven. So here is a major, major idea coming from Jesus, clarifying the importance of change. A change of heart, a change of mind, a change of disposition, a change of the way people think. So, you want to get out of a tiring life and you want to continue to be vibrant and alive and excited, have variety. It is important to introduce variety in our lives. Newness, for instance, because God is not God of sameness. Pati ang kanyang mga kabutihan ay iniiba-iba niya. Lamentations 3:22 and 23, the Lord's compassions are new every morning. The Lord doesn't just recycle His old compassions. May bagong mukha, may bagong korte, may bagong kulay, may bagong hugis, may bagong tunog ang kanyang mga kabutihan sa atin. At araw-araw may bago.
Sa ating pong buhay ba may bago? If we have become creatures of habit, gagising kayo ng ganong oras, iinom kayo ng ganitong kape, maliligo kayo ng ganong kahaba, gagamit kayo ng ganitong sabon, at isusot nyo yung ganitong damit, at gagawin nyo yung ganitong bagay, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, hindi po katakataka kung mapagod tayo sa buhay, kahit wala namang dapat ikapagod. But God is God of variety. In fact, creation was replete with connotations of variety. Nung nilikha ng Diyos ang mundo, ang unang-unang bumulaga sa atin na isa sa mga katangian ng Diyos ay gusto niya maraming pagkakaiba-iba. Tao lang nga eh, unang nilikha eh, taong ganun, pagkatapos mamaya pinatulog ulit ginawang babae at lalaki para magkaroon ng pagkakaiba. Yun agad ang unang ginawa ng Panginoon sa kanyang creation, ang unang niyang ginawa na revision, nagkaroon ng change yung personality ng tao. Nagkaroon ng babae at lalaki. Genesis 1:11, let the land produce vegetation according to their various kinds. So hindi lang isang uri ng halaman, ang daming uri ng halaman. At sa magkakamag-anak na halaman, ang dami pang iba't ibang uri. Kaya kahit okra, hindi magkakamuka. Iba-iba pa ang pagka-okra. Iba't iba pa ang pagka-bugenvilla, iba't iba pa ang pagka-mangga, kami manggang piko, may manggang kalabaw, may manggang kambodyan, mayroong kung ano-ano. Kasi ang gusto ng Diyos iba-iba. Genesis 1:21, God created the great creatures of the sea and every living and moving thing with which the water teems, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. So meron pang mga nilalang na nasa tubig, nasa lupa, nasa himpapawid, at meron pwedeng nasa himpapawid at lupa, nasa tubig at lupa. Maraming mga variety. Genesis 1:25, God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. So have many kinds. Kayo rin po sa buhay. Kumisan pati yung sa pinsakama, 10 taon na, yun na rin ang yun eh. The same punda, the same everything. Tapos nagtataka pa kung bakit parang walang kulay ang buhay. Di ba maganda naman na meron tayong mga pantakip sa kama na hindi naman kailangan maging mahalaga eh. Na pang Pasko, Pasko yung kulay. Meron pang Independence Day, red, white, and blue, nakahiga kayo sa watawat. Meron kayo halimbawa pang Holy Week, puro mga violet. Pwede kayong gumawa ng pang February, may mga puso-puso. It adds variety to life. Pati mga timpla ng pagkain, yun na lang yun lagi ang timpla ng adobo, hindi mag-eksperimento ng iba. Yun lang yun ang platong kinakainan, samantala ang daming platong nakatago at tinitirhan lang ng mga gagamba. Have variety. It's important because God is God of variety and there is something magical that happens when things are changed. Yung hairstyle, pwedeng iniiba-iba yan. Damit na isinusuot. Hindi kailangan laging uniform, lalo't hindi naman talaga uniform sa trabaho, kundi nakagawi ano lang, yun na lang yung suot mo. Vary the facets of your life. Vary your activities. Vary your calendar and even your sense of place. Iba-ibahin ang ayos ng mga muebles, ang arrangement ng mga mesa, ng kama. Iba-ibahin ang kung saan-saan kayo kumakain. Kumisan kumain naman kayo sa labas. Kumisan kumain kayo sa may gilid doon. Kumain kung saan-saan. At kung kayo ay binayayaan na may konting garden, may konting terrace, doon naman kayo mag-breakfast. Mapaiba-iba para naiiba ang takbo at pintig ng ating puso. Pati activities. Try something new. A person must never stop trying something new and making new friends. Lalong-lalo kung tayo nagkakaedad na, ang balita na lang na natatanggap natin tungkol sa ating mga classmate ng elementary, mga kaibigan natin sa ating hometown, na isa-isa na silang nangamamatay, di ba? So ano, puro na lang lungkot yung may darating na news, may nalagas na naman, may namatay. Make new friends. Because as your old friends continue to graduate ahead of you, it's nice to make new friends. May panahon para sa bawat bagay. Maiksi ang buhay, subalit ito'y sapat na para maraming gawin ng tao sa loob ng isang panahon ng pagkabuhay. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. So may panahon para sa bawat gawain, sapat ang panahon. So that's important.
So make life exciting by changing some things, by variety. Make life exciting by renewal. But may nire-renew? Binabago. Sabi nga po sa 2 Corinthians 3:18, we are being transformed with ever-increasing glory. So even our spirituality is being transformed every time. It's never the same. It's never the same. Because you are never in the same place ever again. Kahit sinabi mong, ay, December 25, Pasko na naman, it is never the same. Kasi ang mundo po umiikot sa araw. Akala nyo ba, pagbalik na gano'n, nandun doon sa the same place, ay, yung araw kasama pang umiikot yan ng buong Milky Way, kaya hindi tayo bumabalik sa the same route every time. It's really never the same. So bakit kailangan maging magkakamukha ang lahat? Kaya rin kung minsan sa spirituality, yung mga iba nawawala na ng gana, ito na lang ba? Kasi wala namang bagong-bago. Wala namang bagong verse na may memorya at pag-aaralan. Wala namang bagong doktrina ang naririnig. At wala namang pagbabago ang attitude niya tungkol sa mga doktrina. Alam niyo po, yung mga paniniwala natin sa Panginoon, yung degree ng pagkaunawa natin sa Biblia, yung lalim, taas ng ating pagkaintindi dyan, paiba-iba yan. Hindi pwede na 5-10 years ago, yung stand nyo, ganun pa rin ngayon. Ibig sabihin, wala man lang na bago. Either you were already perfect 10 years ago, that's why you need not have to change up to now, or you really never even attempted to grow deeper. Hindi natin kayang ubusin ang Diyos. Hindi natin kayang ubusin ang kanyang karunungan, ang kanyang mga katuruan, kaya dapat lagi tayong may bagong pinag-aaralan, at huwag tayong matakot kuminsan na magpalit ng pananaw. Kasi nung una, childish pa lang tayo sa pananalig, bata pa lang tayo. Ang alam lang natin kung anong sinasabi ng pastor, kung anong sinasabi ng teacher, kung anong sinasabi ng libro. But there comes a time when you must have a one-on-one with God and you begin to understand Him in a very personal way. That's why I encourage people to develop personal spirituality. So that sky's the limit with the way how God would deal with you. Hindi kayo limited ng pulpit, hindi kayo limited ng theology, ng isang local church o ng isang Bible school, sapagkat ang lahat ng tao dapat may connection yan sa Diyos. At sino ang nakababatid ko, anong pwedeng ipaalam sa atin ng Diyos na hindi pa niya ipinaalam sa iba? Napakaraming facets ang ating spirituality. That's why it need not be boring. Pero kung tuwing Pasko, kantata, tuwing Holy Week, 7 last words, syempre tuwing summer, may camp, tuwing ganito, may ganon, the same boring routine, even our spirituality and our religious life will become tiring. Kaya dapat paiba-iba yan, hindi pare-pareho lagi. Pag tinamad na tayo at nahirati na tayo sa mga nakaugalian lamang, nag-uumpisa na tayong kalawangin, at nawawala na ng sigla ang lahat ng aspeto ng ating buhay. So, renew your mind. And very especially, because we're talking about life being tiring. Kung meron po tayong kasama ngayon, merong nakikinig ngayon, na nagsasabing sawang-sawa na ako sa buhay, pagod na ako sa buhay, isa lang ang gawin nyo, may iba ang lahat, renew your mind. Renew your thought. Renew your values and aspirations. Renew your position, your alignments, and things will change. Halimbawa, sawang-sawa na kayo sa ugali ng inyong asawa. Baguhin niyo naman ang pag-isip niyo. Sabi niyo, hindi siya magbago, babaguhin ko ang attitude ko sa kanya. Ayaw umuwi lagi, ginagabi na, so pababaunan ko nga ng hapunan. Diba? So sa umaga sa mohani, magbabaon ka Tupperware para makagabihin ka. Diba? Flashlight ito, para hindi ka gabi. Ba't ninyo ibahin ang attitude nyo, lalo sa mga bagay na hindi naman talaga magbago-bago, kahit kayo magpatiwati-wari, magpasirko-sirko, ayaw magbago. Hindi kayo ang magbago ng pananaw. Pagka hindi siya ang nanibago, at siya ngayon na nagpasirko-sirko sa pagkalito. Yung mga taong ayaw magbago sa ating buhay, anong gagawin ninyo? Magmumukmo kayo habang buhay? Baguhin nyo ang inyong attitude. If they won't change, well, you have the power not to change them, but to change your attitude. Then everything will change. Everything. Kung minsan kasi ipinagpipilitan natin baguhin ang lahat sa ating paligid, kaya hirap na hirap tayo. Samantalang hindi naman nagbabago, kahit anong gawin natin, hindi mas madaling baguhin ang ating isip. Sabi sa Romans 12, verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but
Be transformed by the renewing of your mind. Gusto nyong maiba? Ibahin ninyo ang takbo ng inyong pag-iisip. Then maiiba kayo. Kung dati na lang kayo laging nervyoso, di ba? Ibahin ninyo ang attitude nyo sa inyong kinakanervyosan. Pag nag-iisa na kayo, nervyoso kayo, ngayon, sabi, wow, salamat, nag-iisa ko, walang abala, I can pray, I can sing, I can dance to the Lord. No? Pagka nag-aalala kayo, wala kayong kapera-pera, sabi, wow, walang mananakaw sa akin. Di ba? Sarap-sarap ng tulog ko. Wala man lang kong alahas, makakapaglakad ako kahit saan ang walang alalahanin. Baguhin nyo lang yung pananaw, maraming maiiba. At hindi lang yan pang-condition sa sarili para utuin natin ang sarili natin para tayo sumaya. Kasi sinabi na nga eh, be changed by the renewing of your mind. If you're not happy with the reality around you, make your own realities. Because everything is in the mind. Katulad ng ang init-init naman dito sa bulwagan na to, salamat na lang, papawisan tayo, libreng sauna. Hindi ka na nagbayad, pinawisan ka pa, samantalang magbabayad ka pa sa mga spa para ka lang mag-steam at pawisan. So it's a matter of changing yung attitude about it. Napakahalaga po na iisip natin ng ganitong mga bagay sapagkat ang buhay, marami tayong hindi naiiba. Kahit mo sikapin ibahin. So ba't mo naman iibahin? Di, huwag na lang. Ibahin mo na lang yung pananaw. And transformation begins with renewing one's mind. Ang tunay na pagbabago ay nagaganap sa loob ng isip ng tao. Bakit nagkakaroon ng mga himagsikan at nagkakaroon ng pagpapalit ng mga rehime, ng mga political upheavals and wars? Because some people, especially leaders, thought about it in their mind. And because of their capacity to communicate what they think, then many people also change their thoughts and follow them, and they change systems, they change governments, they change regimes. But that change will have to happen in somebody's mind first. So, change things. Begin changing things by changing the way you think. Renew what goes in your mind, and you will definitely renew what goes out of it. So, renew your mind. Ano po mga kapatid ang pinoproblema niyong napakatagal na? Hindi niyo naman malutas. Kayo lang nakakaalam yan. I like you to really think about it. Then change your mind. May ugali ang anak nyo na talagang ayaw na ayaw nyo. Kahit naman daanin nyo sa santong dasalan, sa santong paspasan, daanin nyo sa galit, daanin nyo sa pag-ibig, daanin nyo sa lahat, hindi pa rin nagwa-work. Palitan nyo na lang ang attitude nyo. Dahil anong gagawin ninyo, magiging miserable kayo buong buhay. There are things that can be changed, and there are things about which we must change our mind. Then renew your spirit. Psalm 51:10, renew a steadfast spirit within me. Isang malinaw na dalangin, pagbaguhin niyo po ang aking espiritu. Baguhin niyo ang andar ng aking espiritu. And of course, this can happen through spiritual exercise. If you are not happy with your spirituality, if you are not happy with your spiritual strength, with your spiritual life, what do you do? Change your spiritual exercises. Then definitely the product will be changed. So change the pattern of your prayer, change the timing, change the place, change the way you study the Bible, change your schedules, change probably even the way you receive the Bible and its teachings, then definitely there will be a spiritual change in you. And it's important that there is that change. Renew your interaction with God, and you will definitely renew your actions. Ibahin lang po natin ang ating pakikipagmabutihan sa Diyos, ang pakikisalamuha at pakikitungo natin sa Kanya, siguradong maiiba ang maraming bagay sa ating buhay. At kung talagang napapagod na tayo sa buhay, renew your strength. Sa Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk
and not faint. Lahat ng parang imposible nangyayari, sabi ng ganon. Umasa ka sa Diyos at bibigyan kanya ng bagong lakas. Sabi niya, lilipad ka ng mataas sa mataas tulad ng mga agila. Wala pong ibon na nakalilipad sing taas ng agila. At yun daw ang lilipa rin ng tao umaasa sa Diyos at binibigyan ng Diyos ng panibagong lakas. Tatakbo ka at hindi ka mapapagod at maglalakad ka ng walang tigil ng kalalakad at hindi ka manlulupaypay. Ibig sabihin, supernatural strength can be given by God to those who depend on Him for renewal. So kung nangihina na tayo, humingi tayo sa Lord ng kalakasan muli. Pero hindi lang hingi ng hingi, ilagay ninyo ang inyong posisyon kung saan kayo dadaanan ng kanyang pagpapala. Halimbawa, umuulan, gusto niyong mabasa. Pumunta kayo dun sa labas para kayo maulanan, tanggalin niyo ang payong at kapote para kayo maulanan. Kasi kahit gano'ng kalakas ng ulan, kung balot na balot din kayo, hindi rin kayo nabasa. Kahit gano'ng karaming ipamigay ang Panginoon na kapangyarihan, pagpapala at kalakasan, kung wala namang kayo sa pwesto para tanggapin yon, wala rin mangyayari. At paano tayo pumupwesto doon? Siyempre, isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos, kaaya-aya. Sinusunod natin ang kanyang mga katuruan, ang kanyang mga utos para maklaim naman natin ang kanyang mga pangako. Laging ano yan, two-way street. Hindi pwedeng claim ka lang ng claim ng pangako ng Diyos, hindi ka naman tumutupad sa inyong usapan. So you do your part, God does His part, and you have a contract. You have a relationship. Renew your strength. Alam niyo po, kadalasan, pagod lang. Physical pagod lang ang marami. Kasi sa kagustuhan nating kumita, sa kagustuhan nating maraming magawa, hindi na tayo nagpapahinga, hindi na tayo nagbabakasyon. Pag sinabi mo magbakasyon ka, magagalit pa sa'yo. Paano ako magbakasyon? Dami-dami na yung pangangailangan. Eh, tingnan mo ang itsura mo. Kung hindi mo talaga kailangan ng bakasyon. So, kailangan ng tao nagbabakasyon, kailangan ng tao nagpapahinga. Sapagkat yun ang disenyo sa atin ng Diyos. Alam niyo po, maraming mga dramang bukid, tulog lang kailangan yan. O kaya, konting bakasyon, konting pasyal, naiiba ang maraming bagay. Sapagkat meron talagang himalang nangyayari sa isang isip na napapahinga. At ano po ang pahinga ng isip? Yung tigilan mo muna ng kaiisip yung iniisip mo at mag-isip ka ng iba naman. At yan po ang kailangang ibalik natin sa ating buhay tulad nga ng nabanggit ko ng mga nakaraang buwan na yung pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, pagdidili-dili. Magtataka tayo bakit maraming matatanda nung araw ang tatalino kahit hindi sila masyadong nakarating sa mataas na formal education. No? Kasi duyan sila ng duyan, uwi ng uwi sa silyon. Merong ano yan eh, may effect sa tao. Yung uugay-ugay ka, nare-relax kang ganun. Kahit sa mga psychiatry eh, yung inuugay-ugay kang ganun para medyo makawala yung iniisip mo at lumuwag-luwag ang iyong isip. Ano wala na sa mga bahay natin yung mga duyan-duyan at silyon-silyon? Wala na kasi tayong panahon na mag-isip. You know, the art of doing nothing is important. Kasi lagi nilang pag-gising, bukas na ang TV. Lalo yung may remote, ang daling buksan, ang daling maglipat. Nagluluto, may nadidinig na radyo, may nakasalpak na tugtog dito. So hindi na napag-iisa yung ating isip. We must be silent enough every now and then so that we can hear our mind think. And so that we can hear the voice of God. Or we can just be silent and empty enough to receive refreshment, to receive inspiration, and to receive a touch from God. So ibalik po natin yon. Hindi naman lahat ng tao ay may privilehiyo na maging maluwag ang bahay, magkaroon pa ng mga duyan-duyan, pero it's all in the mind. Kahit sa isang maliit na lugar, pwede kayong manahimik. Indulge in something you enjoy. Lagi na lang din tayo nagmamadaling maligo, sa dami kasi nang nakapila doon sa banyo kumisan. Pero kung nag-enjoy kayong maligo ng matagal, mga alauna ng umaga, tulog na lahat ng tao, maligo kayo na matagal. Diba? Indulge in something you like which is not really bad. Para yung lumalakas ang ating espiritu. Renew your strength. Renew your strength, and if you do that, you will definitely renew your activities and your capabilities. Kaya kahit ang mga opisina nagbibigay po ng mga mandatory vacations to employees, kasi alam nila, pagbalik niyan, may bagong ideya, fresh na naman. Hindi yung nandyan nga araw-araw, hindi uma-absent, pero nakasimangot naman, wala kasigla-sigla, at wala kaklatoy-latoy ang ginagawa sa buhay. So it is important to have a break.
and ask God to renew His dealings with you. You can ask God, even ask God to renew His revelation of Himself. Pwede naman natin hingin, Lord, magpakilala naman po kayo sa akin ng bago tungkol sa inyo. Yung hindi ko naman kayang umbusin ang pwedeng malaman tungkol sa inyo. So, teach me more. Open my eyes. Reveal yourself to me. Lamentations 5:21, restore us to yourself, O Lord, that we may return. Renew our days as of old. So, ibalik niyo po yung mga dati, yung mga magagandang dealings niyo noon, pakiulit niyo naman. Ibalik niyo kami sa inyo, at kami na may makakabalik para may panibago tayong relasyon. Merong chapter 2, chapter 3 ng ating magandang pagtutungo, pakikitungo sa isa't isa. Ask God to do that. And very importantly, renew your youth. Yung kabataan, renew your disposition and attitude. May attitude kasi tayo, matanda na ako, hindi na bagay sa akin yan. Sino naman ang may sabi pag hindi pinagbabawal ng Biblia? Hindi naman masama. Meron kasi tayo mga impositions that we place and really enforce in our own lives. Na hindi ko pwedeng gawin yan, hindi ko pwedeng gawin yan. Siguro dapat tayong medyo mag-review ng ganyan mga bagay. If God doesn't prohibit it, it's not bad to do it. Makalaya-laya tayo. Napakaraming bakod na kumukulong sa espiritu ng tao. Kaya sikip na siya. Inis na at hindi na siya makapamuhay nung talagang gusto niya mangyari. Mag-identify tayo mga kapatid kung ano yung mga bakod na hindi naman dapat nandyan. Mga, ay, hindi ko ito pwedeng gawin. Ay, hindi, ayoko ng ganyang hairstyle kasi hindi pwede sa akin. Yung puro self-denial, samantalang hindi naman Diyos ang nagbabawal ng gano'ng mga bagay. Enjoy more freedoms in God. Enjoy life more. Sabi ni Lord sa John 10:10, I came that they might have life and have it to the full. Have it abundantly. And that is, of course, open to many, many applications. What it means to have an abundant and a full life. So renew your youth. Psalm 103, verses 2 and 5. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Ginawa po dito na talinghaga yung agila sa pagbabagong anyo, sa pagiging bata muli. Interestingly, ang mga eagles po ay talagang nag-iedad dyan ang talagang matanda. Humahaba talaga ang buhay ng mga agila. Huwag mo lang barilin at saltik-saltikin at huwag mo lang kalbuhin yung gubat na tinitira niya. Hahaba ang kanyang buhay. Pero pag tumatanda na ang kanyang itsura, alam niyo po ba na nalulugo ng kanyang balat, ang kanyang balahibo? Nasa oras niya, parang ang pangit niya dahil kalbo at tanggal-tanggal, hindi pantay-pantay. At pagkatapos yung kanyang tuka, ay biglang parang lumuluma, parang ngipin na maluwag, at itutuka niya ng itutuka niya, matatanggal. Pero may tutubong bago. At pagkatapos may lalabas ang mga bagong balahibo, pag nakita mo itong agila na to, that was renewed, akala mo iba. Pero siya pa rin yun. Kaya sinabi dito, the Lord satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagles. Kaya ginawa siya na example na pwedeng-pwede na kahit may edad na tayo, magkaroon pa rin tayo ng anyo, ng lakas, sigla, pananabik sa buhay na parang para lang sa mga bata. Hindi yung pagka tayo po ay nagka-edad na, parang inaantay mo na lang tawagin ka ng lupa. Kailangan meron tayong mga proyekto, meron tayong mga excitement, meron pa tayong mga inaasahang mangyayari para ang buhay patuloy na maging kasiya-siya. All in all, it's really just about changing the way we think. When life becomes tiring, you need a change of scenery. You need a change of pace. Kung mabilis, magbagal. Kung mabagal, bilisan. You need a change of focus and point of view. It's all a matter of point of view. Maraming mga bagay, pareho lang yan, pero iba ang pananaw ng iba't ibang tao, kaya ang iba't ibang tao, iba't iba ang nararamdaman tungkol sa bagay na yon. Pag umuulan at ayaw mo ng ulan, malungkot ka. Pero yung natutuwa sa ulan, masaya. So bakit hindi mo turuan ang sarili mo
nabawasan ang bawasan ang bawasan ang ayaw mo sa buhay para nababawasan ang iyong mga kalungkutan. Ayaw mo pala sa ulan, turuan mo ang sarili mo na mahalin ang ulan at magustuhan niyan talaga. Para tayo umuulan, hindi ka kailangan malungkot kasi whether you're happy or sad, it will rain. That will not change, but you can change your attitude. Alam niyo po yung mga taong maraming ayaw, maraming hindi pwede, maraming kasalanan, mahirap sumaya. Ayaw pang mahiga kung ganito ang sa pen, ayaw pang kumain kung gano'n ang kutsara, ayaw pang umupo kung gano'n ang silya, ang dami-dami niyong hindi may enjoy sa buhay. That's why, you know, to be happy in life, it's better to be easy. Just be easy. We don't mean morally easy, ha? Pero yung easy lang, kung ano nandyan, sige. Bawasan po natin ang mga ayaw natin. Kasi yung mga ayaw, it's only in the mind eh. You are only conditioned to like something or to dislike something. But then, through discipline, you say, papalitan ko ang attitude ko. Iibahin ko. Lalong-lalo sa mga bagay na hindi ko naman kayang ibahin, ang iibahin ko na lang yung isip ko. Katulad ng traffic, you get caught in the traffic, ang daming tao umiinit ang ulo sobra sa traffic. What can you do? You say, wow, mabuti na lang, hindi kami mag-overspeed, walang mamamatay sa banggaan. Kasi alam nyo, ang daming namamatay sa banggaan at aksidente pag maluwag ang kalsada. At lalo't hindi naman kayo nagmamaneho, o di pwede mo, ang dami nyo pwedeng ibang gawin, mag-isip, manalangin. Ba't di kayo magdala ng ganchilyo? Diba? Kung ano magawa nyo sa buhay, ang dami mga tao nakakapagtaka, inuubos ang panahon sa pagiging init, eh ang dami-dami pwedeng gawin, pwede kang may madalang magawa sa buhay. So, it's an attitude. If what exhausts you cannot be changed, just change your mind about it. Because God, anyway, is God of change. God can help you if you're tired. But you also have to see what you can do as a human being. See, change your scenery. Change your pace and speed. Change your attitude. And it's impossible not to be happier in life. Aming Diyos, kami po ay nagpapasuri sa inyo. Lalong-lalo kami mga kasama kami ngayon na napapagod. Pagod na, paulit-ulit na problema. Paulit-ulit na mga pahirap. Paulit-ulit na mga bagay na hindi natuloy, nagbibigay ng kasiyahan. Sa mga kapatid na nakalampas na dito at nakaraan na, salamat Panginoon sa iyong naging biyaya. Sa mga kapatid na ngayon ay dumaraan sa ganitong hirap, nawa Panginoon, maging pagpapala ang pagbubulay-bulay na ito. Na matuto kaming palitan ng maraming bagay upang maiba ang wakas ng aming mga ginagawa. At Panginoon, kung darating pa, sa ibang mga kapatid ang ganitong hirap sa buhay na parang wala nang kahulugan ng buhay at gusto nang bumaba at ayaw nang makisali pa, nawa ipaalala mo ang mga katuruan ito. Palakasin mo ang aming isip. At sa maraming mga kapatid, Panginoon, na hindi naman sila sobrang pagod, hindi naman gustong wakasan ang buhay, hindi naman pagod na pagod, ituro mo sa amin na maging matulungin sa aming mga kapatid, na magbukas ang aming mata, ang aming tainga, that we can be sensitive probably to our own spouse, our own parent, our own child, our own brother or sister, friend who may be suffering, who may be tired. Turuan mo kami, Panginoon, to minister to them so that we can become channels of blessings. Ituro mo sa amin, Panginoon, kung paano makakatulong sa mga lubos na mga nabibigatan sa kanilang buhay. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, manalangin ng taimtim at tahimik sa ating kinalalagyan, yumuko tayo sa presensya ng Diyos. Hilingin natin sa Kanya kung anong malinaw na mensahe para sa bawat isa sa atin. Sa mga kahirapan, ano ang pahirap sa buhay na pwede nating palitan? Oras na pinalitan lang natin ang ating attitude. Paglinawin ang mga ng Panginoon ang ating isip at ang lalo pang lumaki ang posibilidad na magkaroon ng kahulugan, kasiyahan ang ating buhay. Kalooban ng Panginoon na tayo maging masaya, maging maayos ang ating buhay at maging makabuluhan. Manahimik sa ilang saglit at makinig sa tinig ng Espiritu kung ano ang personal na mensahe sa atin ng Diyos.